Hi! Magandang araw sa inyong lahat, sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Nandito naman na po ako upang mag-update sa inyo sa aking auntie. So, ang auntie ko ngayon ay makatayo na siya ng maayos. Kasi nung unang pagkakuha namin sa kanya, hindi siya makalakad ng maayos. Para nakayoko siya. At saka ngayon, nakalakad siya ng maayos. Saka, medyo okay ng kalagayan niya. Pero nagre-reklamo siya talagang sumasakit talaga yung sugat niya dito sa leeg niya. So nagbago ang routine ko. Like every day I wake up early para mabigyan siya ng gatas at makapagluto ako ng agahan. At saka pag naligo na si auntie, so lalagyan namin ng mga gamot ang kanyang sugat. So ito yung ginagawa namin. Hello, magandang umaga. So ngayon ay papakainin ko ang aming auntie at saka maaga ako nagluto ng ulam. Kain ka na. Nandito si auntie ka para makaligo ka na. So pinipay ko na yung lagay mo sa ano mo, sugat mo sa liig. Kain ka muna dyan, auntie. So ngayon, dahil tapos na ako magluto, magpapakain sa kanya, eh pupunta ako sa may tubigan para maligo si Ann. Ayun, umaga pa lang, medyo madilim pa. Kailangan kong agahan yung pagkagising ko. Kaya naninibago ako kasi hindi ako sanay mag-ano ng mga may sakit kasi it is one of my fear yung mag-ano ako sa mga may sakit. And wait lang. Oh my God, may dugo ang ilong ko. Oh my God. Wait, nataposin ko lang tong vlog na to. Okay. May dugo. Okay. Nagbago na yung ano ko. Nagbago na yung pamamaraan ko. So, ako yung tagalaga, tagaluto na kanyang ulam, tagaluto na kanyang yung lalagyan siya namin ng bayabas. Yung ano, papakuluan namin yung bayabas para hindi siya maamoy yung kanyang sugat. At saka marami kaming binili na gamot para ma-okay yung sugat niya. Para sa, minsan kasi sumasakit talaga na hindi siya nakakatulog. Yun, bibili kami na pain reliever, ferrosulfate, kasi yung uubos niya yung dugo. Pero ako ngayon ay medyo may dugo. Tingnan nyo. Yan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. But anyways, ayun, medyo sobrang busy. At saka ganito pala ang mangyari kapag ikaw ay isang doktor. And I appreciate sa mga doktor na laging nakasubaybay sa kanilang mga pasyente para lang mapangalagaan at mabigyan sa tamang alaga. And actually, nakakapagod siya. Nakakapagod siya. Hindi na ako minsan maka-focus sa sarili ko kasi inaalam ko kung paano talaga mag-alaga ng isang may sakit na alam kong mahirap talaga. But then, thank you sa mga nagpe-pray sa amin, thank you sa mga nagbigay ng tulong. Nagamit po yun para bibili kami ng gamot, lahat ng pangailangan niya. Kasi ang dami naming nilalagay sa kanyang sugat para hindi lang talaga dadapuan ng maraming langaw. Alam ko na, kasi ngayon, actually, hindi talaga ako sanay na maggamot, lalo na kapag sugat. Kasi it is one of my fear na baka maano ko to, baka
baka magsusuka ako kasi hindi talaga ako, yung tolerance ko sa mga sugat hindi ko kaya talaga. Parang mawalan ako ng malay. Pero may iba akong naramdaman as of now, yung kada gising ko ng umaga, parang nahihilo ako. At saka yun, may dugo na, medyo marami siyang dugo. Ito, galing lang sa ilong ko ngayon. Ngayon, pero I know that wala lang to. Okay, wala lang to. And minsan kasi na nahilo talaga ako. Pero I know, I believe wala to. Wala akong sakit. Okay. So, ayun. Everyday, at saka hinahati ko talaga yung time ko. Like, I'm fixing my schedule kasi may ministry pa ako, may youth pa, at saka may sa simbahan pa na dapat yung asikasuhin. So, kapag tapos na lahat yung trabaho ko kay auntie, so pinapanood ko siya ng TV, at saka ako ay gagawa sa dapat gawin, at saka naglalaba ako sa kanyang mga gamit na minsan maraming mga may dumadaloy sa or may mga mancha sa kanyang sugat, pero hindi ko iniinday yun kasi alam ko na it is one way for me to really train myself to overcome those fear na meron ako, na I know mahirap talaga na ganun. And palagi kong pinipray si auntie, dinadala namin siya sa church, pinagpray namin siya palagi na lakasan ng kanyang loob, at saka pinagpray namin na whole church. And napakahirap kasi minsan kapag nakita ko si auntie na nakayoko, talagang sumasakit na yung sugat niya, I feel sorry, gusto kong tulungan siya na mawala yung ano, pero I can't, hindi ko kayang maano eh. And I always pray to God na makaya ng lahat. God will do something great or miracle sa kanyang buhay. Alam kong walang imposible sa ating Panginoon. Alam kong nandyan siya palagi na tutulong sa amin. And malaking sorry ko sa team Kikay dahil hindi ko na masyado nagampanan ang pagiging admin ko. Pero I am doing my best para maging active talaga. And maraming salamat sa inyong pag-intindi sa aking sitwasyon. And hindi ko nang alam kung ano nangyari sa akin, but every morning nahihilo ako at saka may dugo na dumana sa ilong ko. Pero I know wala to. And at saka kinakabahan pa ako sa dating na resulta sa yung pinaglaanan ko ng time last month. And marapit na kasi. And I know that everything will be in place, at saka everything has its own purpose. And I pray victory, and I declare it. And si auntie ko, yung malaki niya dito, tapos pinakita niya sa amin, so lalagyan ko yun ng mga gamot, maraming gamot, yung pangpawala sa dumi, mga germs, yun nilalagyan namin yun. So ginagawa talaga namin, hindi kami nag-complain, hindi kami nadidiri sa kanya, dahil alam kong need niya ang help namin kaysa sa palidiri. So binigay namin ang effort namin, binigay namin ang lahat para sa kanya, para matulungan namin siya sa kanyang sakit na meron siya ngayon. Ni minsan mahiya si auntie dahil naging pabigat daw siya. Sabi ko, hindi ka naging pabigat sa amin, auntie. Alam mo naman na kailangan mo kami ngayon. Kailangan mo yung tulong namin. At saka hindi ka dapat na mahiya sa amin kasi pamilya tayo. So hindi dapat natin na yung trato dapat hindi maiba. So ikaw ngayon ang kailangan. So hindi na ka namin iiwan dahil alam kong kailangan mo
na may gagabay sa'yo. Na-feel ko na may maraming dugo yung ilong ko ba? Meron nga. And, my God. Medyo marami na yung lumabas na dugo sa ilong ko. Ano ba to? Ano ba ito? Hindi naman ako nilalagnat. Hindi naman mainit dito. So, ano ba to? So, I pray wala lang to. I pray na wala. Okay. At saka, sabi ni Auntie, nagpapasalamat siya sa mga taong nagbigay sa kanya ng tulong. Alam niya kung sino kayo. Ang Panginoon na ang magbalik sa inyo sa kabutihang loob na ibinahagi niyo sa kanya. At ako din ay lubos na nagagalak na hindi kayo nagdadalawang isip sa pagbigay. At nagpapasalamat kami sa pamilya namin na hindi niyo kami iniwan. Lalo na sa Team Kikay, talagang nakita ko yung concerns, nakita yung effort and love. And we really appreciate that. And maraming salamat po. Kahit na medyo mapuyat ako minsan, mapagod ako minsan, magti-TikTok lang ako, ma-okay na yan. Magagawa lang ako ng video, ma-okay na lahat. Ngayon, na-feel ko na ang sarap pala mag-alaga ng tao. Ang sarap pala na ikaw yung nagsilbi sa isang tao na para siya ay gagaling at matataas ang kanyang ano sa buhay, tiwala sa kanyang sarili. Kasi yung auntie ko, minsan parang nagmuni-muni siya, may mga times na yung siya lang mag-isa. Gusto niya na makapag-isip-isip. And ako, kinakabahan naman ako. Kasi sabi ko na auntie, chine-check ko talaga siya. Parang ako nagbabantay ng bata. Like, chine-check ko siya morning, pagkatapos na maligo, tapos pakain na naman, luto naman ako. So, everyday cook. Tapos, pupunta pa ako ng ilog, kukuha ng tubig, at saka maglalaba pa ako sa kanyang mga damit, at saka sa damit namin. So, nakakapagod din yung trabaho ko as of now. Kaya, minsan, hindi na ako makapag-hawak ng cellphone. Pero, okay na. Basta less na yung ano ko. At saka kapag makapanood lang ako ng movie, ma-relax na yung isip ko. And hindi ako nag-complain talaga. Kahit na yung mama at papa ko, hindi ako nag-complain ng... ako lang mag-isa dito. Actually, ako lang mag-isa. Kasi lahat sila natatrabaho talaga. Sa morning hanggang evening. So, uuwi sila. So, minsan, sabi ko kay mama, ma, ikaw na lang muna pagkagabi. Kasi, sarap na talagang matulog. Like, super pagod yun, na feel ko talaga yung ano na feel ng mga doctors, and I really salute to them na ganito pala kahirap, ganito kahirap mag-alaga ng mga may sakit. And sa hindi ko na patatagalin pa, maraming salamat sa inyong lahat, sa mga tumulong, sa mga nagmamahal, at kami ay gumagawa rin ng paraan na para yung mga sahod namin ibinigay lang namin kay Auntie para masustentuhan siya. So ayun. So salamat sa mga nagbigay. Salamat talaga sa lahat, sa inyo. Salamat sa mga nag-intindi, salamat sa effort, sa prayers. Lalo na sa prayers. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ako po muli, Sir Wal Mendoza Tanyo, nagpapasalamat sa inyo ng lubos.